nag-viral ang reaksyon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang sumailalim sa neuropsychiatric test. Ngunit may kondisyon, dapat ay magpa-drug test din ang lahat ng mga kongresista at iba pang kakandidato. Tila nagpapahayag ito ng matinding hamon sa mga mambabatas na tila umaabot na sa isang labanan ng kredibilidad. Ang demand ng taumbayan ay maliwanag. Nais nila ng mga leader na may integridad at kakayahang mamuno. Ang ganitong pahayag ni VP Sara ay nagbigay liwanag sa isyu ng pananaw ng mga tao sa mga namumuno sa bansa at nagbigay daan sa mga debate tungkol sa tamang pamamahala at responsibilidad sa posisyon. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mga kababayan ko, talagang all-out war na po itong si Vice President Inday Sara. Isang babae laban sa mga buwaya. Grabe, saludo ako kay Inday Sara. Ayaw patinag, oh. Matitindi. Nagpakawala ho si Vice President Inday Sara ng mga mabibigat na statement kani-kanina lang ho. Doon sa ika-50th anniversary ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. I think tama. Mga businessman, mga kausap ni Inday Sara sa buong Pilipinas. Siya po ang inimbita, hindi si Bangag. Patay na kayo dyan. Mga negosyante, nagmamahal na po kay Pangulo na nga ta. Naku, nadulas na naman ako. Pangulo na ho ito. Ito po ang kailangan ng sambay ng Pilipino natin. Si Vice President Inday Sara, matapang. Ito na ho, idiniklara na po ni Vice President Inday Sara na siya po ay magiging oposisyon at kailangan po niya talagang batikusin itong Marcos admin. So all out war na po ito. Sigurado na ho ito. Meron na po talagang tumatayong leader ng oposisyon. Patay ka. Wala na, malapit na bumagsak to si Bangag. Yung issue patungkol sa psychiatrist o mano, magpatingin si Vice President Inday Sara, sinagot rin ho niya yan, punto por punto. Oh, kinasahan po niya ito at may bonus pa. Magpa-psychiatrist pa siya, magpa-hair follicle test din po siya. At hinamon din po itong mga buwaya kasama si Bangag, kasama lahat ng alipuris ng Marcos admin, na magpa-hair follicle test din po sila. Nayari. Eh, iyak na pala ka? Ah, hello Ate Charilo. Magandang tanghali o sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Maribig Garciano, hindi na ho yan mapipigilan. Aba, nakatikim po sila ng mura. Laban kay Vice President Inday Sara at sabi ni Inday Sara, gago daw sila. Gago na, talo pa. Naku. At Marcos Admin Dayunyor, hindi po mapapatawad ni Vice President Inday Sara Duterte sa lahat ng ginawa sa kanyang pamilya. Puta, nasabi ko na nga ho eh. Yan ang sinasabi ni Inday Sara noon eh. Pagkalaban kita, kalaban na talaga kita for life. Sabi ni Lol, abis na kinasuhan pala yung kadit na nanghingi ng relos. Oo, kinasuhan. No, eh. Pinarusahan? Sira ulo talaga mga ruko-ruko. Loki ako sudo, magandang tanghali po si Patuplok nga guys. Baka isang video palang ipli natin. Gurgur agad tayo. Umpisahan agad natin itong pambungad na banat. Lahat ito banat ha. Mula umpisa hanggang dulo. Banat po ito mula umpisa hanggang dulo. Samahan po namin kayo, Vice President Inday Sara. Ah, ito. Banat, day. So, yun. So,
binasa ko yung kanilang mga statements and unbecoming. Puta, gurgur agad. Ika lang. Itang ina. Gurgur na. Okay ah. Ayos ah. Ang aga ng gurguran ah. Puta, paborito talaga ako ng mga loko-loko, no? Oh. Sa susunod, guys, baguhin na natin yung oras muna natin kasi medyo nagugurgur pa ako sa mga oras na ito, eh. So, mag-ano tayo ng schedule, magbago ulit tayo ng schedule dito sa hapon. Gawin natin, ano, mga alas dos. Alas dos po kasi alauna yung media, mukhang nakatimbre na ako sa kanilang kalendaryo. Oh. Okay, sige nga. Binabanata na rin kasi ako ng mga Ensaymada vloggers, eh. Kasama na rin po yan sila sa pagre-report. Patoplok nga, guys. Oh. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon ay puro on. Patoplok nga, guys, kasi hindi kasi balanse yung viewers at saka ano. Kahit malamang lang natin kalahati yung viewers sa patoplok ba palike, kasi yan yung basehan kasi ng ano nila, eh, report, eh. Yan nga. Unusual, unbecoming, unhinged. Ano isang un nila? Desperada, ma'am. Unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what's the other one? Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulia, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So yung lima na yan ang yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya, eh. One is legal doon kay DOJ, and then one is the demand for a psychiatric exam, mm-hmm, doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Boom! 1 point! Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil meron tayong Justice Secretary na walang alam sa batas. Ang sakit nun. Bakit ba kinuha yan, Justice Secretary ni Da Junior? Walang alam sa batas ang Justice Secretary. Ang alam yan, mabuhay ng patay. Tingnan mo, porto po porto, diretsahan na, walang kimi-kimi. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. Mabagal ang pick-up si Bunyeng! Intesin nyo yung audio, ganun talaga yan. Background nila kasi sa ano yan, event yan ng ano, mga negosyante. Si Inday Sara lang yung kinumbida. Si Da Junior, hindi. Kasi gaganon-ganon si Da Junior. Mabagal po pick-up! Oh, strike to! Kasi walang alam. Ulyani na. Tuloy dahil. The next one is psychiatric, neuropsychiatric exam.
Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Okay, dalawang test, Ma'am Erlinda Laurente. Maraming salamat sa pakulay. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Correct. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including Speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Mm-hmm. Yes? Red? Red, yes, ma'am. Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Anong problema dyan? Yan ang Okay ha, ito ha, ulitin natin. Hoy, maraming salamat po, RG. RGYC Vlog, La Gloria Bandi sa Pakulay. Ito na ha. Kung unstable daw si Inday Sara, mas unstable itong mga buwaya, mga crocodiles. Simple lang ang hamon. Neuro psychiatrist. Palagan ni Inday Sara, pero sila magpa hair follicle drug test po yan, hindi lang po ordinaryong drug test. Oh. Ayan yung hamon sa inyo ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, papayag ba ang mga buhaya dito sa hamon ni Vice President Inday Sara para magkaalaman na maraming magpositibo, panigurado. Kaya kaya ito ng mga naggaling-galingan dyan, pinagtatanggol nga nila yung mga drug lords . Pinagtatanggol nga nila yung mga durugista dyan sa Quadcom nila hanggang ngayon, hiring-hiring pa sila . Ang star witness nila, mga durugista. Kaya kaya nila ito? Hoy Gap, welcome sa Bistak Pilipinas. Kasi si Vice President Inday Sara, pinagbibigyan kayo ng hamon . Sige, magpa-euro. Psychiatrist tayo exam. Kayo din magpa-hair follicle drug test kayo. Ito ang mabibigat na hamon. Alam nyo po, tatamaan itong mga buaya na to sa mga birada nila kay Inday Sara. Hindi man magano si Inday, hindi naman niya ang tawag diyan. Kinasahan naman niya yung hamon nila. Oh, pakita natin, tingnan natin kung sino yung buang. Mas maganda itong si maganda yon, pati si Dayunior, yung dinig sa Sulgen, Solvent. Isama rin po ang mga animal. Sama-sama natin alamin kung mga buang ba yung mga yan, kung gaano na ba kalalim yung sapak nila. Tingnan nyo ha, si Inday Sara, walang problema dyan. Okay, magpa-psychiatrist tayo. Mag-hire tayo ng doktor. O ngayon, ang tanong, itong mga
nabubuang na ngayon sa gobyerno ngayon kung paano limasin ang kaban ng bayan, payag kaya sila magpa neuro exam, payag kaya sila magpa hair follicle test? Yan ang pinakamalaking tanong. Hanggat saan ang kaya ninyo? Kasi si Inday Sara palaban, di man takot si Inday. Oh, di iyak kayo ngayon. Man po ha, dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. Mm-hmm. Dihado pa ako. Mm. Pero mo sinasabi niyo rin na unstable sila. So that... Ha, tingnan mo, partida pa ha. Dalawang test kay Inday. Kasi, I think mag-hair follicle drug test din siya eh. Inday at saka neuro, yung psychiatrist. Sa kanila, isa lang, hair follicle test. Ano? Lahat to, halahat. Putang ina, walang binibili. Kasama si Bangag. Sama-sama kayong mag-positibo. Ano na? Quadcom, hamon Inday ha? Hair follicle test. Kagahapon lang tayo dito. Nagano-ano lang tayo kagahapon ha? Sabi ko, psychiatrist versus hair follicle test. Nangyari nga, sinabi ni Inday ngayon. Day, nanonood ka, Day. Salamat, Day, ha. Tingnan mo, ha. Two in one. Kay Inday Sara, dalawa. Putainan nyo. Mga buhaya kayo ngayon. Ano lang kay Inday? Psychiatrist, neuro examination, plus hair follicle test. Sa inyo, isa lang. Ha? Ha? Hair follicle test lang sa inyo. Huwag kayong mag-alala kasi sama-sama kayong magpositibo sa pulboron. Nang malaman kung kailangan na ba talaga natin i-mental hospital kayong lahat. Tama yung ginawa mo, Inday. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, ano ba? Para, ano, para madali tayo. Mm. So, we call on the Philippine Medical Association, mm-hmm. the Philippine Psychiatric Society siguro, is mm-hmm. called that way, to set the guidelines mm. para sa amin. Mm. Lahat. Okay? At ang butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. O, tingnan nyo! Ano pa kayo? Lamang na lamang ba kayong mga buhaya kayo, ha? At ang ganda ng hamon Inday dyan, ha? Lamang na lamang pa kayong mga buhaya, hindi na kailangan kayo magpa-neuro kasi unstable naman daw talaga kayo. Wala na, buang na kayo daw, sabi ni Inday, hindi na kailangan ng neuropsychiatrist eh. Kitang-kita na yung mga mannerism ninyo, yung gagaganon, wala na, positibo na, buang talaga. Yung biglang sumisigaw ka na, wala na yan, ako budoy. Ano na lang daw sa inyo? Hair follicle test na lang sa inyo. Kay Inday Sara, a neuropsychological, a psychiatrist exam, taka at saka hair follicle test. Ano? Nasa na ang mga mayayabang? Gagi, oh. Wala. Pag positibo, ha, automatic step down, tapos ikulong namin, ipamintal muna natin sila, ay rehab na lang, pagkatapos, ikulong na natin habang buhay ang mga animal. Sama nga sila, lahat sila, sabi ni Indayan. Lahat kayo, lahat kayo. Unang saltada pa, ha? Umiinit na. Ito, Day, pagpatuloy po natin, patoplok nga mga kabisdak. Ano po dapat gawin ng drug test mag sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. Kailangan ha, independent ha. Kailangan maglampas ng 3 months kasi ma-expired. alam ni Inday, sumisingot yung mga kalaban ni Inday. Alam ni Inday, mga sabog. Utahalata naman kasi kayo, mga protector kayo ng mga durugista eh. Sipin nyo yan?
Wala na! Ito na! Well, hindi na lalampas ang 3 months kasi ma-expired man daw. Patay kayo. Ang gusto ninyo, ha? Magmistula kayong mga ugag ngayon. Mga tuwad, kumite, ngagba. Wala, hinahamon ninyo. Isa lang yan, ha? Babae pa! Hinahamon na kayo! Paano na yan? Puro ganun man. Pati ka mag-anak, ha? Ganun din. Pari-pariho sila, patay kayo dyan. Pwede nga, tuloy o. So anytime. So dapat tapos ngayon na. Ayun na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. Mm. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric. Game. Ayun dyan. Ngayon na! Now na! Puta yun. Yung team ngayon, ganun-ganun, putang ina nyo. Inan mo ha, si Inday Sara, dalawa. Sa'yo, isa lang sa inyo eh. Oh, hair follicle drug test ngayon na daw. Now na, nang malaman natin gaano sila kabangag. Diyos ko. Ayan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na di nyo talaga mapigilan si Inday. Sampal to sa mga mukha ng mga kongresista. Kay ngagba. Alam nyo po, pag hindi kakasahan ng mga buaya itong hamon ni Inday Sara, total sila man nag-umpisa, nako, tayong mga Pilipino, mabahala na. Kasi kung ikaw hindi ka sabog, kung hindi ka lulong sa pinagbabawal na pulboron na ayong kay Inday Sara, 3 months, ma-expired yan, oh, kakasa ka dito sa hamon, total, kumasaman si Inday, bargain lang. Dalawa man kay Inday din. Yung sinasabi niyo, magpa-check up sa psychiatrist, go si Inday. Ngayon, ito naman, hair follicle test, kayo din, ngayon na. Patay kayo dyan. Grabe, tapang na Inday dito, oh. Tuloy na yun. What if po mong sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko, nakataya dito. Nandiyan kayo lahat, nakikinig at nakita na nagsabi ako. Bluffing. May ganito ng recipe for si Congressman Colong, pero wala nga lang may sample. Diba? Diba? Alam mo, hindi yan nagbablop si Inday Sara. Hindi ganyan ang pagkatao ni Inday. Pag sinabi niya yan. Hamon yan. Nakataya in mainstream media. Si Pulong nga, nagpa-hair follicle test naman na eh. Diba? Ito ngayon kayo, lahat kayo una-una. Ito, alam nyo po, maganda tong hinahamon ni Inday. Maganda ho ito, nabuhay muli. No, yung hair follicle test, dahil dun sa pulboron video ni Day Junior na isyo. Maganda itong pagkakataon na muli pinag-uusapan on television sa pamamagitan na po ng Vice President ng Republika ng Pilipinas, pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa na sumisigaw ho ng hair follicle drug test sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na po mambabatas at opisyal ng Marcos admin. Alam nyo po guys, tatamaan po ang gobyernong ito pag hindi ho sila kakasa sa hamon ni Inday. Tatamaan po to sa international community. Tingnan mo, take note nyo ha. Sino po yung naghamon ng hair follicle drug test sa mga mambabatas at sa Marcos admin? Pangalawang pangulo, second highest position sa ating bansa. Tsak, panigurado, mapapansin ito ng international community. Mapapansin ito ng mga karatig nating bansa ang hamong ito. Lalo na nagsalita si Vice President Inday Sara Duterte, diyan po mismo sa mga negosyante sa ating bansa na ginaganap kanina lamang. Ngayon, tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong sinasabi ni Inday Sara. Lahat sila magpa-hair follicle test. Walang excuse. Walang excuse po. Nang matuldukan na natin kung sino-sino yung mga demonyo ngayon sa ating bansa na tumatayong ama ng ating lipunan. Sila ba ho ba'y nasangla na ang kanilang espiritu kaluluwa sa impyerno kay Satanas? Ayaw po natin magkaroon ng leader na mga bangag. Hindi ho biro ang hamon Inday dito.
Dapat suportahan natin kayo. Kayo mga ngagba supporters. Suportahan nyo kami dito. Walang masama dito. Mas nakakabuti po ito at matuldukan na nating lahat. Independent ha, yung kukuha ng hair follicle drug test. Tatay kayo dyan. Tuloy tayo. Ba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, ang kapag-drug na lamang yung test. So, yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, I'm stable, unhinged, I'm becoming... Unsound mind. Meron pa isang an. Ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi saya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yeah. Patay kayo! Oy! Sa mga hindi Bisaya, paliwanag ko sa inyo yung sinasabi nyo. Ay sinasabi ni Inday Sara, bahala mo di ha, makigdumog ko sa kanal. Sa mga Tagalog, alam nyo po ba yung punto na yon? Putang ina, digmaan na guys. Gira po yan. No? Girang-gira na po yan. Bahala kayo dyan. Makipagbugbugan ako sa kanal. Makipagdigmaan ako sa kanal. Bahala kayo dyan. Kahit anong mangyari. Tayo kayo dyan. Talagang ano na, mabigat po yung binitawang yung salita ni Inday. Kasi sa amin yan, patay kung patay, walang atrasan yan. Yun yung ibig sabihin yan. Kahit anong mangyari, kahit mabugbog ako, patay kung patay, walang atrasan, lalaban ako sa inyo, hindi ako aatras. Kahit sino kayo. Ayun po, yung bahala kayo dyan, makidumog ako sa kanal. Kahit anong mangyari. Kaya-kaya ito ng mga kongresista, kaya nga ito ng mga Marcoses, patay kayo dyan. Mabigat yan, ha? Tuloy, oh. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, lumaluma, uang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Correct. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. I've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Mawawala ako. Okay, ayan na ha. Ayan na. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, meron ng isang tao nagsasalita kontra administrasyon. Dito guys, sa puntong ito, diniklara na po ni Vice President Inday Sara na kukontra siya sa Marcos admin na siya na po ang mamumuno bilang isang oposisyon sa admin na ito. Ito na ho yun. Di ba ho sinanag? Katotoo na naman yung sinabi ko sa inyo.
na si Inday Sara talaga, magdideklara talaga yan na magiging oposisyon ng Marcos admin. Mga iyakin kasi kayo, mga animal kayo. Alam nyo po itong mga Marcos admin, pag kayo bumanat kay Inday Sara, okay lang kayo, no? Pero nung sumagot si Inday, ang tawag ninyo, unstable, buang. Puta si, di ba ang buang kayo? Banat kayo ng banat, tapos pag sinagot kayo, magsiiyakan kayo, sino ang buang? Kaya ako sa mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko mga Bisaya, mga taga Mindanao, Bisayas, Mindanao, mga kapatid nating mga Muslim, mga katatubo, mabigat po yung statement ngayon ni Vice President Inday Sara na makipagdumog ako sa kanal. Naghahamon na po si Inday, naghahamon na po ito ng digmaan. All out war na po ito kontra Marcos admin. Patay na kayo. Wala na, ito na ho yun. This is it na mga kabisnak. Wala nang atrasan to. Sinasagasaan na niya lahat eh. Wala nang takot-takot. Sumabog na nga ang Mount Pinatubo ayon po kay Tatay Digong. Lalong lalala at lalala na ho ito guys. Ngayon, tayong mga Duterte diehard supporters, mga DDS, tama po yung direksyon natin. Na simula pa lang ay naging opposition na tayo, nag-criticize na tayo sa Marcos admin kahit hindi pa si Inday kumawala. Dahil alam po talaga natin na doon pupunta si Inday. Dahil hindi kayang tiisin ni Vice President Inday Sara ang sambayanang Pilipino sa ginagawa po ng bulok na gobyernong Marcos na ito na puro pahirap sa bayan ang dinudulot, pero sila ang saya-saya nila. Nabubuang na sila sa paglimas ng kaban ng bayan. Ito po yung nakikita ni Vice President Inday Sara ngayon. So ito na tayo. Deklara na po ito guys. Nako, kapit lang. Rambula na talaga to. Tuloy day, oh. Sa akin, sa anak ko. Doon sa tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto ayan. Televised ang exam, ang tests. Correct. So you're also challenging them na mag-televise ang tests? Oh yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo. Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Nako! Kung pinabayaan lang sila nilang, kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, eh, katrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Kung nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako. Okay, palakpakan muna natin dyan si Vice President Inday Sara sa pagkakataong iyan. Okay na ha? Officially, okay, official na ho na sinabi ni Vice President Inday Sara na nasya po, siya na po ay magiging leader ng oposisyon, tunay na oposisyon ha. Hindi yung oposisyon ni Hontivirus Animal, oh. Ito magiging guided na tayo, maisog, ito na ho yun. Yung hinihintay natin, mga kababayan, kumad, activate na tayo lahat mga DDS. Wala na po tayong lilingunan dito. Wala na po tayong lilingunan sa likod. Ito na po talaga ang direksyon nating mga Duterte diehard supporters. At hindi lang mga DDS, lahat po ng mga dismayado na sa Marcos admin, iisa po ang ating layunin. Opposition tayo, kasama si Vice President Sara. Putsang ina, niya na naman, oh. Gugurgur na naman tayo, gagi, oh. Patuplok nga, guys. Gugurgur ng animal.
Ngayon nga, ito guys ha. Toplok nga konti. Alam nyo ho, mga kababayan ko, bilib na bilib ako kay Vice President Inday Sara dyan. Kasi kung si Tatay Digong ang magsasalita, ang sabi ni Tatay Digong, hindi ako oposisyon. Bumupuna lang ako kung ano yung maganda. Pag si Tatay Digong nagsasalita, minsan naririnig pa natin si Tatay Digong, hindi ko kalaban si BBM. Ganun na. Kaibigan ko yan. Yun yung mga term na mga ginagamit ni Tatay Digong. May prino pa, tama yung sinasabi mo, bargain shopper. May prino pa si Tatay Digong. Pero si Inday Sara, tinanong ho ng mainstream media, tama talaga sinabi ni Tatay Digong, mas matindi pa si Inday sa kanya. Walang prino, sinabi niya, maging opposition ako dahil pinilit nila ako, ito ang gusto nila. Ito ang gusto nila. So ngayon, pagbibigyan ko kayo, makipagbugno ako, makipagdumog ako sa kanal. Patay kung patayan. Grabe, oh. Tindi. Eh, ito yung Inday Sara na gusto kong makita. Kasi yung unang kilala ko si Inday Sara, ito talaga yung personalidad niya. Kaya nga ho, tinutulak natin si Inday na magiging presidente ng ating bansa. Kasi yung personality ni Inday, talagang pang-presidente. Talagang strong ang personality niya. Kung hindi ba matibay si Inday Sara, hindi ba strong ang personality niya, bumibigay yan. Babae yan eh. Pinagtulungan ng mga buhaya. Pinagtulungan ng kanyang kakampi. Pero ito pumapalag at nagdeklara pa ng digmaan laban sa kanila. Patay kayo dyan. At Ate Libay sa live. Live via satellite. Blue by blue. Yung psychiatrist exam, neuro, at yung hair follicle drug test. Bawal daw itago yung resulta. Kung sabog kayo, sabog kayo. Patay kayo dyan. Hoy, ang saya nito. Ito na. Sabi ni Pro-Life o German Dog versus Kuteng. Public viewing yan po, Tangina. Patok na patok to sa takilya. Ah, alam ko na. Aatras ang mga animal. Sasabihin mo ni The Junior, huwag kayong pumayag, baga magkamali kayo. Baka machikmit kayo. Pag pumayag kayong lahat, paano na ako? Kasi, tingnan natin yung yaban ng mga buhaya. Tingnan natin yung yaban ng mga tauhan ni Tambaloslos. Tingnan natin yung yaban, yung yabang tauhan ni Palaka. Magpa-hair follicle test na kayo ngayon na daw. Puntahin niya. Yari kayo dyan. Siyempre, mag-advise si Ngagba. Putang ina, huwag kayong magkamali sa amon, Inday, kahit isa sa inyo. Kasi pag nagkamali kayo dyan, damay ako, tapos ng kaligayahan ating lahat. Hindi kayo babangon muli. Ibabaon kayong muli. Tapang Inday, oh. Oh, ito ba? Umpisa pa lang tayo, ha? Papainitin ba natin? Diba? Nagawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President. Kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nag-jalit sila. And sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway. Except inuunahan ako. Patay kayo diha! Bilib na ako talaga kay Inday. Plakpakan natin kay Inday. Ang may problema talaga sila. Kayo mga Marcosis, malaki ang problema ninyo. Yung pag-iisip ninyo may problema na ho talaga. Yung Ali kasi na nahimik na ho, tatlong taon, hinayaan lang kayo, ayaw pa ninyong tumigil eh. Nagpasaring-saring na nga ho si Inday, manggagamit, kumain na nga ng mangga,
Nag-video na nga ng basahan. Ayaw pa rin ninyo, humano eh. Ayaw pa rin ninyo matahimik. Nakakala siguro nila, nanalo sila dahil sa sarili nila, mga ulol. Alam naman ang taong bayan, because of Inday Sara, nanalo sila. Ito na yung hinahanap ninyo ngayon. Pinilit ninyo eh, na pumalag. Pinilit ninyo maging oposisyon. Ngayong sinabatan kayo, niribat kayo, ang ribat ninyo magpa-psychiatrist. Puta, hindi ko kung sino magpa-psychiatrist kayo yan. Dahil mga iyakin kayo. Kayo nagpuprovoka Inday Sara eh. Kayo yung parang sinusulsulan ninyo si Inday. Lumabang ka. Hindi ngayon nilabanan kayo. Anong sagot ninyo, psychiatrist? Eh, paano na ngayon yan? Para daw maliwanagan ang lahat, magpa-psychiatrist si Inday. Live pa. Pero kayo, hair follicle test din. Live din, 2-in-1 nga eh. Takina, iyak ang mga animal dito. Tuloy oh. I will not comment sa mga anak, no. Natural affinity ng mga anak sa defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Diba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Correct. Hindi nga ako nag-react noon eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin, hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila? Security? Tegan mo ha, stop muna tayo doon. Respeto ba ka mo hanap ninyo? Ito yung respeto si Inday Sara. Tingnan nyo ha, yung pangiwi-ngiwi rin na anak ni Senator Amy at si Sandro na parang yung mata lumuluwa na, ang lalim na, bumabanat kay Inday Sara. Bumabanat sila. Pero tingnan mo yung ali kung gaano ka professional. Hayaan natin sila. Anak yan eh. Oh. Kung bastos ba si Inday Sara, puta, dinurog na kayo, Sandro. Pati yung si Manutok, anak ni Amy Marcos. O, tingnan mo. Oy, bakit pa papatulan ni Inday yung mga animal? Mga kuto lang yan, lisa lang yan eh. Parang pag sinabi lang ni Inday, no match tayo dyan, dito tayo sa mga demonyo. Eh, mga lisa lang kayo, mga Sandro, Manutok. Mga lisa lang kay Inday, huwag kayong sumausaw. Pero nire-respeto ni Inday. Pero tingnan mo ngayon sila, binabanatan sila ng mga DDS ngayon. Huwa nga walang utang na loob nga, mga traitor. Ano si Inday Sara? Tama naman din kasi, si Inday Sara, tumahimik nga. Tumahimik man si Inday? Nayaan lang kayo, pero hindi nga ako kayo tumigil. Ito na yung in-game ninyo. Kunin namin lahat. Sino na yan? Budget? Kumunin nila lang. Sino na yan? Nagalit lang naman ako. Yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila. Excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumuraha, hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Bong! I agree sa pagmumura kasi may bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Boom! Aray nyo!
Mga gago daw kayo. Ano? Kaya nyo pa? Agree sa pagmumura kasi maraming bata nakapanood, pero gago talaga yan sila. Gago mo lang. Puta, napabilib mo na ako, hindi Sara, sobra-sobra ngayon. Sa lahat ng mga nadismaya noong kay Vice President Inday Sara, ito na, this is Ispansit. Samahan nyo na kami. Digmaan na po ito. May bala man o wala, lulusog tayo. Puta, yun na, grabe, nasaktan lang si Inday eh. Pero tingnan mo naman, parang nabuhay yung dragon ba? Yung may dragon na natulog ng mga ilang taon na nakalipas, tapos na disturbo ng mga buhaya yung dragon. Ayan, nagbuga ng apoy. Pag magbuga ng apoy, umilag kayo kasi malibre krimit po kayo. Na! Kaya ilag, ha? Grabe, ho. Pero yung nagalit ni Inday, pero gago yan talaga sila. Hindi siya nagpreno dyan, ha? Hindi siya nagpreno. Talagang gago talaga yan sila, day. Gago mo lang, guys. Sobrang gago talaga, day. Kasi, grabe man, day. Limas-limas ang kaban ng bayan, day, no? Paray pasyal-pasyal lang, day. Only pulboron pa. Talay, ho. Ako, wala akong problema. Mm-hmm. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Mm-hmm. How is your relationship with Senator Heidi Marcos now? Punong dulo na katatake. Politics. Politika. Correct. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez eh. Pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time mm-hmm. si Martin. Oo, sa susunod na. Mariyan niya ako politika, yeah. Sabi ko masunod. Patayari ka, Martin Romualdez. Special pala kay para kay May special pala na oras para kay Martin Romualdez. Patay ka, bagman ka. Susuluhin talaga si Martin pala. O, yung moment, meron talaga kay Martin. Yari si AA. Governor Matthew Panotto na pinersonal daw nyo yung dapat sana yung politika lang. I-review nyo. Ayoko nabanggitin eh. Lahat ng pagme-personal nila sa akin. Mm-hmm. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Mm-hmm. Kayo ang nauna. Correct! Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Correct! Mga inggit! Mga siluso! Ganun po yung nangyayari ngayon. Itong si, ano, yung gob ng Ilocos, hindi niya alam yung sinasabi niya. Kung personal lang man lang ang pinag-uusapan, matagal na po nilang pinipersonal ang pamilyang Duterte at si Inday Sara since day one ng kanilang mga black propaganda. Namimersonal na sila sobra-sobra. Si Inday Sara nag-response lang yan, sumagot lang. Hindi man kasi po pwede manahimik lang si Inday. Aba, siyempre, talino yan eh. Nasaktan na yan eh. Malamang, sasagot si Inday. Anong problema doon? Hindi kasi alam yata ni yung putang ina kasi. Ano pa yan? Bayawak pa? Wala pang alam sa politika. O, tala, Inday. Oh. Ma'am, are you talking again? Is happy and hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Correct. Diba? Remember? Sinabihan ko siya, Martin, sa ibang araw na, kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Heidi Marcos? And nag-usap mo ba kayo after that? Ito maganda after to. After press con, tinext ko siya, and she was cold, malamig. Mm-hmm. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. Mm-hmm. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Patay! Pero ano ba, friendship over na ba kayo sa Senator Heidi? Or ano ba, just a
case? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. Okay. So medyo mabigat yung statement ni Day Sara kay Aimee, ha. Bibitawan talaga niyan. Ito na naman, ha. Sa statement lang sinabi ni Inday Sara na mukhang nanlamig si Aimee sa kanya. Si Inday Sara, wala siyang pakialam kung manlamig kayo sa kanya. Kung yan ang gusto ninyo, susuklian kayo rin. Kung ang itinanim nyo kay Inday Sara galit, susuklian din kayo ng galit. Kung itinanim nyo kay Inday Sara panlalamig, susuklian din kayo ng panlalamig. Huwag kayong mag-alala. Alam ko yan. Ito yung maganda, guys. Marami kasing mga DDS na sinasabi, kakampi daw ng mga Duterte si Senator Aimee Marcos. Pero ako, ever since, hindi ko po nakitaan nakakampi si Senator Aimee Marcos ng mga Duterte. Kasi blood is thicker than water po talaga yan. Marcos po talaga yan. Tingnan mo, kung kakampi yan ng mga Duterte, bakit hinayaan niya magsalita yung anak niya against Inday Sara? Kung kakampiyan ng mga Duterte, bakit nagparating siya ng mensahe doon sa isang tao, third party, para magparating kay Inday Sara na siya ay nadismaya? So isa lang ang ibig sabihin, 100% si Senator Aimee Marcos mangga gamit mambubudol pa. Kaya wag na po kayong maguluhan ngayon. Kasi yung direksyon talaga ngayon, Inday Sara, war against Duterte and Marcos. At asahan nyo po, sa susunod na mga araw, ito, wala pang isang linggo yung press ko ni Inday. Nasundan uli. Palala pa ng palala po ito, mga kababayan ko. Kaya ngayon, mga political vloggers na mga ensaymada at DDS, maambunan talaga kayo ng popularidad, ng popularity ni Vice President Inday Sara Duterte. Anti-Duterte ka man or pro-Duterte ka man, magtitrending talaga kayo. Kasi yung popularidad, popularity ng isang Inday Sara, sobrang taas. Malayo po kay The Junior. Dito pa lang, pwede na po nating tuldukan ang isyo kung sino ba talaga ang nagpapanalo kay The Junior. Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo. Trending topic si Inday. O paano pa kaya? Pag inaraw-araw kayo ni Inday Sara, magsiiyakan kayo. O ito, tuloy, banat ba day? But as far as more concerned, at ano si Senator Aimee sa para sa akin, she's a senator, she's a friend. Mm-hmm. I did not attack her. Alam niyo kasi, ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Correct. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. A problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na yan, crazy, insane, lokaren. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung not different ako sa inyo. Correct. Ang personalidad kasi ni Inday kakaiba sa personalidad ng mga politisyang babae na tradisyonal. Yung ibang politisyan na babae na tradisyonal, parang yung personality ay hindi ganun ka-strong.
Hindi ganong katibay ang loob. Weak. Merong weakness ang mga traditional politician na babae. Pero pagtingnan mo si Vice President Inday Sara, ang personalidad ni Vice President Inday Sara kakaiba. Very strong. Bakit ba si Inday Sara ganyang ka-strong ang personalidad? Kasi nga, maliit pa yan si Inday Sara, nakikita na niya yung tatay niya na talagang matapang, strong yung personalidad. Namamana. Namana ni Inday Sara yung pagkatao ni Tatay Digong at nahigitan pa nga eh. Mas matapang pa nga si Inday, sabi ni Tatay Digong. Kaya hindi nyo masisisi itong personality ni Inday. Talagang ganyan siya. No holds bar. Pag napuno, bibira, bibigyan ka talaga. Pag bibigyan ka, akala nyo si Inday Sara, takot yan, duwag yan. Hindi yan duwag. Si Tatay Digong, nakakita ba kayo may nasapak na tao? Hindi nyo nakita, di ba? Pero si Inday Sara, nakakita ho kayo ng may nasapak na tao. Kamukha para man ni Dayunyor. Kaya hintay natin yan. Tuloy Dayo. Dali mag-send ko ay you text her, pero nag-detay na ako siya. Kaya nasabi niyo po siya. We know the context of that conversation. You can share that to us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa nakakapag-usap ulit over the phone lang. Wala na kami na isang after nung nag-text ako ng message. Ma'am, below your message. Alam mo, yan sila lahat. Mm-hmm. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay, simba ko lang, God forbid, pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bu-bullshit dyan sa tatay ko. Correct. Ma'am, ano yung sabi din na yan? Why don't you just explain the allegations head on? Just the center. Hindi. Buhay pa nga, binu-bullshit na si Tatay Digong eh. Di ba? Kayong mga ngagba supporters, pinapatay nyo na nga si Tatay Digong, pinapakalat ninyo sa TikTok. Patay na daw, binubullshit, tuwang-tuwa kayo, no? Pero ngayon, sinabi ni Inday Sara, ipaho kayong bangkay, itapon sa West Philippines eh. Nagsiiyakan kayo. Mga double standard talaga, oh. Tuloy, Inday Sara, oh. Straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue. It lowers the level. Kasi sabi ng mga kaos. Oo, kasi sabi nila, ano ako, diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This, ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Correct. Ginagawa niyo ako diversion. Gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Di ba? Nung ba't the inflation rate wala is bumababa? Correct. Ay, ito. Talo na kayo. Okay, talo na kayo. Palakpakan po natin si Vice President Inday Sara. Dudugtungan ko lang po yung sinasabing diversion. Alam nyo po, kahit hindi na po yan ipaliwanag ni Vice President Inday Sara, alam na po ng sambayanang Pilipino yan. Kung ano ang ginagawa ng Marcos admin, mga alipuris nila ngayon. Tama yung sinabi ni Inday Sara, it's a tie lang. Tinatakpan nila yung tunay na isyu ng lipunan. Ngayon, anong gagawin ng mga alipuris ni Dayunyor para mapagtakpan yung kriminalidad, mapagtakpan yung kahirapan, mapagtakpan paglaganap ng mga pulboron, smugglers, korupsyon, bagsak na ekonomiya? Aba, siyempre, titirahin nila ang mga Duterte kasi alam nila pag ang Duterte ang tinitira, lahat ng mga tao ay interesado at nakatuon lahat ng sambayan ng Pilipino saan man panig ng mundo sa isyo na ipinupukol sa mga Duterte ngayon. Nakalimutan ang sambayan ng Pilipino ang tunay na isyo ng bayan. Kagaya nito, 5,500 flood control projects, 1.4 billion a day. Gasto sa loob ng isang taon, ha? 540 billion, isang taon yon. Na sinabi na mismo sa suna ni Dayunyor
Natapos na daw yun, 5,500 flood control projects. Yung iba, may ginagawa pa. Nung binaha, puta, hirap sila. Paano maipaliwanag nasaan yung 5,500 flood control projects? Natabunan ngayon ha? Natabunan, hindi na pag-usapan. Bakit hindi na pag-usapan? Dahil yung kongreso, ilang committee ngayon bumabanat kay Inday Sara? 5. Buong pwersa ng ahon ng kongreso bumabanat kay Inday sa mga Duterte. Nakatuon yun. Kagaya ng ginto, yung 25 tons. Tingnan mo, ang labo-labo, no? Matindi talaga yung ginagawa ng Marcos admin. Kung real talk lang ang pag-uusapan, mas interesado ako na magkaroon ng investigasyon sa 5,500 billion na flood control projects at 25 tons na ginto na ibininta ni Bangag at yung sa PhilHealth na 80 billion pesos, Maharlika Investment Funds na 125 billion pesos at Unprogram Funds na 800 billion pesos kumpara sa 125 million pesos na ibinabato kay Inday Sara ngayon. Puta, pag ikaw Pilipino ka. Sige nga. Sa ano ba dapat ang pag-uusapan nating numero? Yung numero abot hanggang impyerno o yung numero na puta, wala pa sa kalingkingan? Tingnan mo. May sense ba yung sinasabi ko na dapat ito yung imbestigahan? Bakit ito sinisingle out ninyo? Pira yun eh. Mas malaki yung pira na sinasabi ko sa inyo kumpara sa 125 million. Kaso nga ho, yun nga ang tinatakpan nila. Dina-divert nga nila. Yan sinasabi ni Inday Sara, diversionary tactics. Dina-divert nila yung pag-iisip ng tao, dito tayo. Yung 25 pesos per kilong bigas, o 20 pesos per kilong bigas, nakalimutan na yun. Anong nasa isip ng mga tao ngayon? Nasa mga Duterte. Pasalamat na lang tayo may nagre-rebat. O, tuloy na yun. Alam na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Mm-hmm. Okay, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Inday Sara na talo na kayo? Ako, naniniwala ho ako na talo na ho sila. Isipin mo ho, kung hindi sila talo, bakit nag-overtime pa rin sila until now sa kakabanat sa mga Duterte? 3 years in the making, putang ina, hindi man ninyo nakiliti? Hindi man ninyo nasaktan ng todo? Kayo yung nasaktan ngayon. Napabagsak ba ninyo ang Duterte? Hindi. Kagaya ngayon, tayo nagsasalita tayo ngayon. Pinag-uusapan natin ni Inday Sara Duterte. Diba? Pro Duterte tayo, didays tayo. Kung nakiliti ninyo na pabagsak, kung nanalo kayo, patumbahin si Inday Sara, pabagsakin ang mga Duterte, inyo sana walang nanonood ngayon, walang interesado sa mga Duterte. Ang totoo kasi dyan, talo kayo, panalo na ang mga Duterte sa inyo. Hair follicle test ngayon, hindi na ninyo kaya eh. Tuloy na yun. Sa Qualcomm, inibisigil ng AJ and allegedly against President Duterte. Audit Observation Memorandum. Correct. Sa kanila naman galing yun, di naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Correct. Ayoko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang panga dyan eh, sila, kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Aray! Aray ko! Quadcom, mga bayawak, mga buhaya, nagmumukha kayong mga tanga! Sabi ni Vice President Inday Sara, aray! Tanga mo lang, mga ugag pa. Oh,
Binitawang ni salita ni Inday, gago, tanga. Totoo naman kasi. Bakit ba kasi kayo pa hiring-hiring dyan? Eh, merong reklamo sa korte, sinasagot ni Inday Sara. Nagko-comply sa audit. Ano ba kasi gusto ninyo, mga hugag kayo? O ngayon, tanga daw kayo. Aray, Konyor. Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. Agree ako sa sinasabi mo, Vice President Inday Sara Duterte. Tama ho talaga yan. Gutom ang mga tao. Ito ang tunay na isyo. Wala silang pambili. Bakit? Mahal ang bilihin. Ang sahod, maliit. Maliit ang kita. At alam nyo ba? Baka hindi nyo alam ito, guys. Ikukunin ko lang kay Vice President Inday Sara na ito dapat yung pinag-uusapan natin. No, hindi yung mga Duterte. Alam nyo po, ito yung nakatakot. Na ayon po, ayan o, sa ibig-sabihin yan ha. Philippines, among most food insecure nations in Southeast Asia. Think tank ba yung sorbi na yan? Ang ibig sabihin yan, walang food security ang ating bansa. So, ibig sabihin, from time to time, ang mga Pilipino under Marcos admin, nakaranas na nga ho tayo ng kagutuman, baka majority of the Filipino people ay magugutom ho. At ang mga kain lamang yung mga mayayaman. Wala tayong food security. Wala tayong ani ng sariling atin. Wala tayong production sa sariling bansa. Puro import. Bakit import? Kasi may pera doon. May kita sila. Kasi nung alingan yung sinasabi ni Dayonier, papalakasin yung agrikultura. Hindi ginawa. Nagiging Department of Agriculture na nga. Sekretary siya, tinutukan niya. Yung pala, pinapasikat lang yung mga smugglers. Ito yung issue ng bayan na totoo. Ah, tuloy, Day! If you were to advise the president, kasi mukhang may intention siya tumatay na kapag-uha, ano bang advice ni Vice President can be a part? Kasi he was invited at first he defied his intent to attend. Pero medyo masama doon pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo. Well, will you encourage or even, you know, allow him to attend at the point of time? Ako, ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko, umaattend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Naman sinasabi nila, naman nagsasabi hindi magkakasang-masa, ano na itong President, wala na po talagang pagkasalisi na 4 years more na. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Ulit-ulit ko sinabi, nandun pa ako sa kabinete, noon, sinabi ko na yan, hindi ako ang problema, bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap pa ng mga public officials? So shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping. Correct. In the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatangkot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkatagawa kami ng krimen. Walang na-shock. Alam mo, tama yun ni Sinday Sara. Papa, ako sa amin, personal experience ko yan. Alam nyo po ba, yung krimen ngayon talaga laganap na. Alam din ninyo yan. At hindi po napag-usapan dyan sa Kongreso. Lalo na ho yung foreigner na American vlogger. Kinidnap, dinukot. Hindi nila nababanggit dyan sa hearing nila. Quad kum ha?
Lima, apat na committee yan sila dyan. Hindi nila nabanggit-banggit dyan. Kasi nga, yan ang kanilang pagtatakpan. Kahit sa amin. Alam niyo po sa subdivision namin, lahat kami, yung block po namin guys, meron kaming group chat. Meron na kaming group chat ngayon. Yung block lang namin ha, kasi marami ng kawatan ngayon. Kahit may tao yung bahay ninyo, puta, umaakyat talaga, nag-aakyat bahay sila. Kaya kami ngayon, kanya-kanya kaming lagay ng ilaw na malalakas. Tigtatatlo kami. Walang patayan yan. Nag-alarma kaming lahat kayong guys. Alarma kami sa amin. Daming magnanakaw na animal. Ako, kakabili ko ng solar. Kakarating lang ngayon. Yung solar ko, apat. Pero meron akong spotlight. Tsaka may CCTV ako. Nagdagdag pa ako. Kasi na hindi na ako sinasanto ng mga kawatan na mamimiktima ho sila kahit sino. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga Ngagba supporters. Kahit BBM supporters ka or Duterte supporters ka, ang kawatan, ang kriminal, hindi po nagtatanong yan. BBM supporters ka ba? DDS ka ba? Ay, DDS ka. Nakawan kita, hindi na yun. Mamiktima at mamiktima po yan. Walang exemption dyan. Hindi tayo exempted sa mga kriminal. Na itong ginagawa ng Quadcom, dapat itigilan ninyo yan. Pinapalakas po ninyo yung kriminal ngayon. Tuloy tayo. So bakit kaya? But me, ako, nasyak ako. I am from Mindanao. Lulat ako. Sabi ko, this is bad. But me, only that ma'am, may pag-aasa pa ba? Ako, yes ma'am. Na magkaayosin tayo ng years. Na magkaayos kami? Magkaayos kami nilang lahat? Sige. Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat nang hindi nakakatulog na yon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Anyway. Hindi lang sorry na, oh, sorry ah. Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Tingnan mo ha. Puto, believe talaga ako kay Inday Sara, no? Sige, mag-sorry kayong lahat. Pero, pag-isipan ko kung patawarin ko kayo. Tingnan mo yung saywar ni Inday Sara. Isa lang ang punto dyan. Hindi ka talaga nyo papatawarin ni Inday Sara. Talagang all out na yan. Hindi na yan mapipigilan. Kasi di ko man makalimutan sinabi ni Inday Sara, pag kalaban kita, kalaban na kita for life. Wala na. Kalaban na talaga kita. Walang patawad-tawad to guys. Kelly, Bomborado. Oo. Sabi ko nga noong press conference, diba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan, as commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP, AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba, walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa okay. Desecration of the dead kuno, na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko,
Ma'am, actually sa press. Puta, umasa ka pa nyo. Wala na yan, deklara na yan, wala na. Ah, pag-iisipan eh, lumuhod muna kayo sa QGC. Ang tanong, luluhod ba yan sa mga QGC? Eh, mga mata pobre yan, sabi ni Inday Sara eh. Paano luluhod sa QGC ang mga yan? Ala, mata pobre! Luluhod kayo sa pobre? Ah... Hindi talaga, walang ayos-ayos to. Gira talaga to. Halata ang galit, ang pagtugin kayo at inipin. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship niyo with them during that graduation, ano yung pinanggita ng galit na hindi kayo? Siya ang pangulo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Sasabihin ko na magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Wala na. Failure na po itong Marcos admin. Ang husga natin dito sa Marcos admin, failure na po. Bagsak na po ito. Hindi na po kakayanin yan. Alam na po, babagsak po yan si BBM, maniwala kayo sa akin. Ito si Inday, statement nito, wala na, 4 years. Wala na kang 4 years, di ba? 3 years, kalahati na lang. Wala na yan. Bagsak na yan. Wala na tayong aasahan. Ang gagawin nila dyan, magparami na lang sila ng pira. Pero para sa bayan, wala na ho yan. Bagsak na ho talaga yan. Hindi na iisipin tayo. Hello, Pretty Ima, salamat sa pangulayt. Thank you for defending RVP Sara, the one and the only best president ever in the Philippine history, President Rodrigo Duterte and the whole Duterte clan. Maraming salamat, Ma'am Pretty Amy. Wala ka nang alagang aasahan dyan. Ano bang aasahan nyo dyan sa Marcos? Buti mga kakampi nga, inaaway na eh. Wala na ho yan. Tama itong ginawa ni Inday, nagbo-voice out siya. Speculate on his soundness of mind. Ma'am, just nasabi po ng mga house leaders naman po kasi na ginagawa po ng Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines in the global stage as parang iniiba nilalagay yung ano, yung difference niyo between the president and you, ma'am. Ano po masabi niyo po doon sa comparison between you, ma'am? Ano-ano bang nire-raise nila sa global stage? Patay! Ano, asaan doon? Correct. Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong na-raise? Pinopromote yung West Philippine Sea and all, yung ano, issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Okay. Wala naman talagang ginawa yan si Dayonior sa global stage. Ang ginawa ni Dayonior sa global stage, ipapahiya lang ang Pilipinas ni Mal. Meron bang ginagawa? Mapopromote ang ating bansa? Hindi! Nadimoralize lang ang mga Pilipino sa ibang bansa. Alala niyo po, yung in-interview siya doon sa Australia, na pag-usapan yung tungkol sa nakaw na yaman. O di ba? Napahiya siya doon. Napahiya siya, napahiya ang Pilipinas, napahiya ang Pilipino. Nadidegrade tayo dahil sa kanila. Yung pamamasyal niya kung saan-saan, may nakuha pa tayong investors? Wala! My God! 3 years in the making hanggang ngayon, panay pasyal-pasyal, gumanda ba yung direct investment sa Pilipinas? Wala! Kalukuhan lang yon. Namamasyal lang, nagsunog ng pira ni Juan. Wala namang nangyayari sa ating bayan. Kasi sa loob ng 3 years, panay paikot-ikot, hindi sana maganda yung ekonomiya natin. Wala nga. Talagang namamasya lang, nag-i-enjoy 3 years, hindi niya alam ang Pilipinas, wala na, bagsak na ekonomiya, dami ng kawatan. Play tayo. Next question, Jason. Tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Taklat, ano po masasabi niyo na sinabi po nila parang ginawa niyo lang yung to be safe from the public?
Ano bang ginawa niyo doon pa lang? Opo, yun po muna pala yung ginawa niyo doon. Ayan, kasi yung problema sa kanila, kasi hindi niyo ako kilala eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Correct. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi yan na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Ito. Kasi diba nag-trick or treat ako? Eh, kailangan ko nung butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, saan nangyayari yun sa politika? Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po kung gaano kasimple itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ang reason lang pala niya na pumunta sa ano, sa Baclaran, may hinahanap lang siya na parang corona lang na butterfly kasi may trick or treat. Puta. Kung si Kimbo yan, saan mamili yan? Hindi siya mamahalin. Si Inday Sara sa sidewalk lang. Sa Baclaran lang. O, tingnan mo ha. O, siyempre, kumain yung ali. Eh, kung sa Davao talaga, mga taga-Davao makapagsabi yan. Na parang, ay, ang dami man talaga picture yan noon. Kumakalat kay Inday Sara na kumakain lang sa gilid-gilid. Parang si Tatay Digong, kumakain sa karinderya, kumakain kung saan-saan. Ganun man yan, sila, mga Duterte. Hindi naman bago yan. O, pag si Kimbo mamili, saan mamili? Hindi sa Baclaran. Mamili ka doon sa Amerika, sa Paris, France. Diyos ko. Ganyan kasimple ha. So sabihin nyo, kurakot. Puta. Kurakot yan. Nag-maintainer lang dyan sa Divisoria. Ganon si Inday Sara. Tuloy na yun. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.